Let's enjoy the music. Greetings. Favorite songs and horoscope through our sponsors. Lean and Green, Slimming and Beauty, natural healthy products. Oh yeah. It's joke time. Together with your DJ Sandem, DJ Moon from Milan, Italy, and DJ Light from Amman, Jordan. Air only here at number one and hottest radio station. Moonlight 82.7 FM, the new generation online radio. The best. Enjoy to the max. Happy listening, everyone. Welcome to Liham Radio Channel. Let us pray. Daily Mass readings in Tagalog. Good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat. Tayo ay nanyang makinig sa ating Daily Mass readings in Tagalog, shared by our idol Sales Suarez. Ngayon ay araw ng Pebrero at Res, 2022. Pagunita kay San Blas Obispo at Martir, o kaya pagunita kay San Anscar as or Oscar Obispo, Huwebes ng ikapat na linggo sa karaniwang panahon. Mga pagbasa sa Misa, unang pagbasa, unang hari, Chapter 2, verses 1 hanggang 4 and 10 hanggang 12. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Ngayon sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw. Sinabi niya kay Solomon, malapit na ako mamaya pa. Magkatatag ka at magpakalalak. Suparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, katol at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutukarin ng Panginoon ang pangako niya sa akin. Pagayong anak at inapo ay nanatiling tapat sa akin at sumunod ng buong puso at kaluluwa, hindi mawapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel. Namatay nga si Haring David at inilibing siya sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari ito sa Hebron at 33 sa Jerusalem. Nang makaluklok na si Solomon sa trono ni David at panatag na ang kanyang paghahari, ang salita ng Diyos, Salmo Responsorio, Unang Mga Kronika, Chapter 29, verses 10 and 12. Tugon, Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Karapat dapat kang purihin, magpakailanman, Panginoon ang Diyos ni Jacob na aming ama. Tugon, Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at pagkatagumpay. Pagkat sa iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Tugon, Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Sa iyo ang buong pagmamahal at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at karangalan. Tugon, Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Tugon, Diyos na makapangyarihan, Panginoon ka ng tanan. Alleluia, Marcos chapter 1, verse 15. Alleluia, alleluia, ang Diyos ay maghahari na talikdan ang tanang sala, panalig sa balita niya. Alleluia, alleluia. Mabuting balita, Marcos chapter 6, verses 7 hanggang 13. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ay kay San Marcos. Noong panahon iyon, tinawag niya ang 12 at sinugong mo nagdadala. Dalawa, binigyan niya sila ng kapangyarihan, magpalayas ng masamang espiritu at pinagdilinan sa inyong paglalakbay. Huwag kayong magdadala ng anuman maliban sa tungkod. Ipagkain balutan sa lapi sa inyong lukutan o bihisan ay huwag kayong magdadala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak, sinabi rin niya sa kanila. At sa alinmang tahanan sa inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis niyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin, ipakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag niyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya umayo ang mga 12 at nangaral sa mga tao
na pinagpagtistihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming makasalanan sa mga inalihan nito. Pinahiran nila ng langis ang pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon, panalangin ng bayan, pinanyan tayo ng Diyos Ama upang maging mga lingkod niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan, manalangin tayo sa para sa biyaya sa ating maunawaan ang dignidad ng ating misyon at para sa kinakailangang lakas upang maisagawa ito. Tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin o kaya samahan mo ang iyong mga isinugo o Panginoon. Ang naglalakbay sa simbahan na way higit na umikayat ng mga tao upang magbagong buhay sa pamagitan ng pagiging sakti kay Jesus Kristo sa kanilang salita at gawa, manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga misyonero nagpupunyagi sa ibang bansa na way biyaan ng Diyos na mayamang ani, manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga magulang na way patuloy na magsumikap na ibahagi ang pananampalataya sa kanilang mga anak, manalangin tayo sa Panginoon. Sa mga taong nagbibigatan sa mga kasawian sa buhay, naway maipagkita natin lahat ng ating pag-aaruga, pag-iisa, pag-ibig at pag-unawa, manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga namatay naway maging malaya sa mga lalahanin sa mundong ito, makamit ng kasiyahan ng walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, nagtitiwala kami sa iyo upang pinili mo kami sa pamamagitan ni Kristo upang ipahayag ang pag-ibig na iyong ipinakita sa amin. Gawin mo kaming tapat sa mensahe ng Ebanghelyo. Pinili namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Horacio Imperata, panalangin laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa kamatayan at karamdaman. Itaguyin mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayin mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang paggalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan. Katatagan sa kanilang panindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinatas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Paggalban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungod sa kabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa nangangailangan sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasanawa namin ang krisis na ito at tumago sa kabanat ng babalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng Hesus Kristo na buhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay malaking Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ibagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo po kami. San Jose, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami. Panginoon, dinggin mo po ang aming panalangin. Ingatan awa tayong lahat ng Panginoong Hesukristo. Maraming salamat sa ating walang sawang paghatid ng mabuting balita ng ating Panginoon. Thank you so much, Idol Sales Suarez. From Bangkor, sa Nicolas, Batangas, Philippines, and sa Knight of Columbus Group, happy listening and God bless everyone.